sa bunwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao, si Angela Lagunzan, at si Monica Veralio. Magandang hapon, Pilipinas. At sa buong mundo, ito ang balita. Pangulong Rodrigo Duterte pinagbibitiw sa pwesto ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mga mahistrado ng Korte Suprema na bumoto pabor sa co-warranto laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, balak sampahan ng impeachment complaint ng ilang kongresista. Mas matataas sa opisyal ang pamahalaan posibleng sangkot sa smuggling ng mga alahas sa NAIA ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Malacañang tiniyak na walang diskriminasyon sa mga kababaihan sa ilalim ng Duterte administration. Ikalawang Philippine flag hoisting sa Philippine Rise naging matagumpay. Mga siyentipiko umaasang magiging pamatagalan ang gagawin nilang pagsasaliksik sa lugar. Wish 107.5 itinanghal na FM Station of the Year sa Umalohok 1 Media Awards 2018. Una sa ating mga balita, maghahain ng impeachment complaint ang ilang kongresista laban sa walong maestrado ng Korte Suprema na bumoto upang mapatalsik si dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito ang balita ni Monokson. Culpable violation of the Constitution, ito umano ang nagawa ng walong mahistrado ng Korte Suprema nang bumoto ito pabor sa co-warranto petition upang mapatalsik sa pwesto si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Akbayan Party List Representative Tom Villarin, ang Kongreso lamang ang may karapatan na mag-alis ng isang Chief Justice sa pamamagitan ng impeachment proceedings. Dahil dito, plano ng ilang kongresista na maghain ng impeachment complaint laban sa walong SC Justices. Kasama ni Villarin na maghahain ng reklamo ang Magnificent Seven sa Kamara. Ang isyu nga dito, hindi nirespeto yung Supreme Court, yung Congress na may sole power of impeaching, no, an official, no, which is mandated under the Constitution. Sang-ayon naman si Acobicol Party List Representative Rodel Batocabe na ang Kongreso ang may karapatan na magtanggal ng isang impeachable official gaya ng Chief Justice. Subalit ayon kay Batocabe, hindi na dapat questionin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Tiwala rin naman babatas na hindi papasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban sa walong mahistrado dahil haharangin nila ito. Giit ni Batocabe, ang dapat questionin sa ngayon ay ang kapabayaan ng Judicial and Bar Council dahil pinalusot ang appointment ni Sereno kahit kulang ito ng mga dokumento. Ano ang masasabi kayo ng Korte Suprema doon sa JBC na nagbigay na kulang ng requirements at ang nangyari, nagkaroon tayo ng kaguluhan ng ganito? Dagdag ni Batocabe na kung lagi na lamang maghahain ng impeachment, maaari nitong mapahina ang Korte Suprema bilang isang institusyon. Kailangan ng grupo ni Villarin na makakuha ng suporta ng one-third ng mga kongresista upang maipasa ang impeachment complaint. Pero ayon kay Batocabe, malabo na itong mangyari. Ihahain ni na Congressman Villarin ang impeachment complaint bago mag-break ang sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. 14 na senador ang lumagda sa isang resolusyon kung saan iginigiit ang kapangyarihan ng Kongreso na magpatalsik ng isang impeachable official. Sa naturang resolusyon, hinimok din ng mga senador ang Korte Suprema na muling pag-aralan ang desisyon nito sa co-warranto petition laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joan Lalo live. Magandang hapon, John. Yes, magandang hapon sa iyo, June. 14 na senador nga ang lumagda dito sa inihaing Resolution Number 738 dito sa Senado upang muling himukin ang Korte Suprema na pag-aralan muli yung kanilang naging desisyon kaugnay nga sa nangyaring pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.
Kabilang nga sa mga lumagda, sina Senate Minority Leader Franklin Drilon, Senate Pro Tempore Ralph Recto, Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Francis Pangilinan, Senator Leila Dilima at Senator Antonio Trillanes. Kasama rin sa mga pumirma ang ilang miyembro ng Majority Block na sina Senator Francis Escudero, Senator Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Sunny Angara, Grace Po at Lauren Legarda. Maging si Senate President Coco Pimentel ay nagpakita rin ng suporta sa inihaing resolusyon. Muling iginiit ng mga senador sa Korte Suprema ang kanilang kapangyarihan at karapatan na humatol sa isang impeachable official gaya ng Chief Justice. Samantala, bagaman suportado ng mayorya ng mga mambabatas ang resolusyon, hindi naman sang-ayon si Senator Gringo Hunasan sa naturang hakbang. Para kay Hunasan, hindi pa tapos ang proseso ng impeachment sa Kamara, kung kaya't hindi pa dapat manghimasok dito ang Senado. Narito ang kanyang naging pahayag. Mahirap yung sumama ka pa sa ingay dahil hindi pa nga tapos yung proseso. At saka bakit natin pagsasabungin yung Senado at saka yung judiciary, yung Supreme Court? Bukod nga kayo nasan, hindi rin lumagda sa resolusyon sina Senate Majority Leader Tito Soto III, Senator Nancy Binay, Senator Fanpilo Lacson, Manny Pacquiao, Senator Cynthia Villar, Richard Gordon at Juan Miguel Zubiri. Samantala, hindi naman makikialam ang Malacanang sa resolusyong inihain ng mga senador para questionin ang desisyon ng Korte Suprema laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. The senators are free to sign such a resolution. The resolution, of course, forms part of their inherent legislative powers. But we also note the statement of Secretary Ping Lacson that it appears to be premature because no articles of impeachment has been forwarded to the Senate. June mayorya nga ng mga senador ay nakapirma na dito sa resolusyon at ayon nga kay Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon ay maaari itong magamit ni Sereno sa kanyang paghahain ng motion for reconsideration kapag iaapela na niya yung nangyaring pagpapatalsik sa kanya ng Korte Suprema. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Joanne Nano. Samantala, hayagang hiniling ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang pagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay bilang reaksyon sa pahayag ng punong ehekutibo na magbibitiw siya sa pwesto kapag napatunayan siya ang nasa likod ng pagpapatalsik sa punong mahistrado. Mula sa Pasig City, ito ang balita ni Mai Bermudez live. Magandang hapon, Mai. Mas magandang hapon, June. Mas palabang dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang humarap sa publiko sa isang pagtitipon na inorganisa ng manlaban sa EJK at Integrated Bar of the Philippines. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Sereno na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte na itinuturo niya pa rin bilang nasa likod sa pagpapatalsik sa kanya sa Korte Suprema. Sa kanyang talumpati, hayagang binatikos ni Sereno ang mga naging polisiya ng Pangulo at kasama na dito ang apelang mag-resign ang punong ehekutibo. Galing sa kanyang bibig ang pag-amin na siya ang pasimula at magpupursige sa pagtanggal sa akin. Pwes, yun ang Pangulo, mag-resign ka na. Ayon kay Sereno, nakakabahala din ang pakikipag-alyansa ni Pangulong Duterte sa bansang China na di umano'y nagsisilbing proteksyon ng pamahalaan upang siguruhing hindi matatanggal sa posisyon si Pangulong Duterte. Kung kayo naman po, wala, sinabi ng Pangulo, hindi siya matatanggal sa pwesto kasi siniguro ni Ginoong Xi Jinping, ang Pangulo ng China, na hindi siya matatanggal pagkat siya ay proprotektahan. E di sana pala pumunta rin ako kay Ginoong Xi Jinping. Pinuno din ni Sereno ang pahayag ng Pangulo kagabi kung saan sinabi nitong mas nanaisin niya na hindi isang politiko o babae ang maging susunod na pinuno ng kataas-taasang hukuman. Kailangan niyang irespeto ang pantay na pantay na karapatan, oportunidad at estado sa buhay ng babae at lalaki. Nang muling tanungin si Sereno kanina kung ano ang susunod sa kanyang karera at kung tatakbo ba siya sa halalan, sinabi nito na hindi siya isang politiko at kung ikokonsidera man niya ito ay dadaan paan niya sa mahabang proseso at ipagdadasal na muna niya ito.
June, ilan lamang yan sa mga naging hinanakit ni Sereno kay Pangulong Rodrigo Duterte at paulit-ulit din nitong iginiit na tanging ang Senado lamang na nagsisilbi bilang impeachment court ang may karapatan o may kakayahang magpatalsik sa pwesto sa isang impeachable officer. Yan munang latest mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, May Bermudez. Nagulat ang live mula sa Pasig City. Umani ng batikos ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na hindi niya gusto na isang babae ang magiging susunod na ombudsman at chief justice. Tiniyak naman ang Malacanang na walang diskriminasyon sa mga kababaihan sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Binatikos ng Gabriela Women's Party ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi nang tanungin ito hinggil sa appointment ng susunod na ombudsman at chief justice. Tinanong ang punong ehekutibo kung ano ang kanyang preference sa mga susunod na magiging opisyal. Mag-dominate sila pero I chose, but gusto ko yung believe ang tao na sa integrity niya. Of course, it could not be a politician. Lalo na hindi babae. Ayon sa Gabriela, nakakabahala na ang mismong punong ehekutibo ang nagpapakita ng pagkamuhi sa mga kababaihan. Tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na walang diskriminasyon sa mga kababaihan sa ilalim ng Duterte administration. Bagaman aminado ang kalihim na kailangan niya pang linawin mismo sa punong ehekutibo kung ano ang ibig sabihin nito sa kanyang naging pahayag. Sa aking pagkakaalam po, wala naman pong diskriminasyon sa kababaihan, kahit sino po o pwedeng ma-appoint sa ating gobyerno. Ilang kababaihan na ang naitalaga ni Pangulong Duterte bilang mga miyembro ng kanyang gabinete tulad ng dating Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo, ang nagbitiw sa pwestong Tourism Secretary Juan Dateo at ang humaliling kalihim na si Berna Romulo Puyat. Gayunman, marami ring mga sumasalungat sa Pangulo na mga kilalang personalidad sa mga kababaihan tulad ni Vice President Lenny Robredo, Senador Leila De Lima, Ombudsman Conchita Carpio Morales at Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue, Malacañang. Posibleng sangkot sa smuggling ng alahas sa Ninoy Aquino International Airport ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Inaalam na din sa ngayon ng PACC kung may malaking sindikato na nasa likod nito. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Naniniwala ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na may padrino at sundo system sa loob ng NAIA Terminal upang maisagawa ang smuggling activities dito. Hawak na ng komisyon ang pangalan ng mga opisyal na sangkot sa smuggling sa NAIA. Ilan sa mga ito ay mga opisyal ng Department of Finance, MIAA, Bureau of Customs at Department of Justice. Ang kalakaran kasi, basta meron ka lang isang padrinong opisyal, hindi mo kailangan mataas ang opisyal eh. Kasi meron na silang sunduan system, yun ang kalakaran eh. Pag sinundo na ka na dyan, hindi ka napipigilin. Samantala, iprinisinta din ng PACC ang footage kung paano iniabot ang isang pouch bag kay Customs Flight Supervisor Lumuntod Makabando sa NAIA Terminal 3 noong May 5. Sa umpisa ng video, makikita na tila may inaabangan si Makabando sa carousel ng mga luggage. Ngunit may biglang lumapit sa kanyang lalaki at saka iniabot ang bag. Laman ng bag ang mga gold jewelry na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Mula sa mag-asawang Mimbalawang na umano'y smuggler, ang bag na iniabot ng lalaki kay Makabando. Matagal na umanong minamanmanan ng PACC ang naturang opisyal. May kaugnayan si Resigned Justice Assistant Secretary Moslemen Makarambon Sr. sa umano'y mag-asawang smuggler. Kasi kamag-anak po siya, once, interviewed once, and then inamin naman po niya na kamag-anak niya yung parang in-law niya. Ayon sa PACC, ang pamamagitan ni Makarambon ang posibleng dahilan kaya pinaalis ito ng Pangulong Duterte sa pwesto bilang isang Justice Assistant Secretary. Malian niya ang naging hakbang ni Makarambon na mamagitan siya sa pagtawad sa mga smuggled na kontrabando sa isang district collector ng customs sa NAIA.
Dapat anya kinumpiska at kinasuhan ang mga smuggler at hindi pinagbayad ng duties and taxes. Ayon kay Belica, kasama sa kanilang isinasagawang investigasyon ay ang pagtukoy sa malaking organized syndicate na nasa likod ng illegal na aktibidad. Basically, yung matataas opisyal, mga protector. Ganun. Ang kinakailangan nilang foot soldier, yung mga nasa ibaba, mga examiners, mga supervisors. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Senator Bam Aquino na ang panukalang buwagin ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ay hakbang upang rebisahin ang kasaysayan. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, wala namang maging pagbabago dahil ang Office of the Solicitor General na ang kukuha na may iwang trabaho ng tanggapan ng PCGG. Ang PCGG ay nabuo 3 dekada na ang nakalilipas at may mandato na bawiin ng umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos sa tinatayang aabot sa 10 bilyong dolyar. Wala pong revisionism dyan dahil lahat ng katungkulan ng PCGG ipagpapatuloy po ng Office of the Solicitor General. Naging matagumpay ang 2nd Philippine flag hoisting sa Philippine Rise. Umaasa naman ang ilang siyentipiko na magiging pangmatagalan ang gagawin nilang pag-aaral sa lugar. Ito ang balita ni Nel Marubuco. Matapos ang send-off ceremony na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes sa Kasiguran, Aurora, agad na nagtungo ang ilang opisyal ng pamahalaan at grupo ng mga marine scientists sa Philippine Rise. Nasa 17 hanggang 18 oras ang itinagal na biyahe ng grupo papunta sa target na lokasyon kung saan isasagawa ang 2nd Philippine flag hoisting. Pagdating sa Philippine Rise, nagkaroon ng maikling programa. May mga nag-flyby rin ang air assets ng Armed Forces of the Philippines. Nandito tayo ngayon sa Philippine Rise para sabihin sa lahat ng Pilipino at sa buong mundo, ito ang Philippine Rise sa atin ito. Pagkatapos nito ay ang paglalagay ng volunteer divers sa 2nd pagkakataon ang watawat ng bansa sa pinakamababaw na bahagi ng Philippine Rise. Ito ang magiging prominenteng palatandaan na pag-aari ito ng Pilipinas. Muli namang nakasama ang dive team ng UNTV upang idokumento ang makasaysayang paglalagay ng watawat ng Pilipinas. Kasunod nito ay inihagi sa kauna-una ang pagkakataon ng boya sa lugar rin na ito ng Philippine Rise. Base na rin sa isinagawang mga pag-aaral, mayaman sa laman dagat ang Philippine Rise at posibleng mapagkunan pa ito ng mga mahalagang mineral o kaya naman ay natural gas na mahalaga sa isang bansa. Kaya naman hindi maikakailan na may ilang dayuhan na nag-iinteres sa lugar na ito. May tuturing na malaking akbang ang ginawa ng Pangulo na ideklara ang Philippine Rise bilang Marine Protected Area. Umaasa ang marine scientist ng University of the Philippines na si Dr. Gil Jacinto na magiging pangmatagalan ng pag-aaral nila sa lugar na ito. Ito ay upang higit na mapakinabangan pagdating sa pangingisda, meteorology at oceanography. We would really be happy and glad if we could institutionalize the work that is to be done. And work here will take us not just a couple of years, it will take decades. Base sa proklamasyon na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Martes, istriktong ilalaan lamang ang nasa 50,000 hektarya sa siyentipikong pag-aaral. Binigyan lamang ng 6 na buwan ang mga siyentipiko upang isagawa ang pagsasaliksik sa Philippine Rise. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Philippine Rise. Isang bagong pagkilala ang natanggap ng Wish FM 107.5. Itinanghal ito bilang FM Station of the Year sa Umalahok 1 Media Awards 2018. Ito ang balita ni Leslie Lumboe. Taon pa lamang mula nang sumahin papawid ang FM station na Wish 107.5. Pero nakilala na ito dahil sa mga natatang ideya at mga inobasyon nito.
tulad ng FM Radio on Wheels na Wish Bus na handog ay free mini concert saan man pumaroon. Ito rin ay kilala sa pagiging FM station with the heart dahil sa pag-grant ng wishes ng kanilang mga tagapakinig. Gayun din ang Wish Awards na kumikilala sa talento ng mga Filipino artists kasabay ng pagbibigay ng tulong sa kanilang mga chosen beneficiaries. Kaya naman maging sa mga kabataan ay winner ang Wish FM. Ladies and gentlemen, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang 107.5 Wish FM. Kahapon ay itinanghal na FM Station of the Year ang Wish 107.5 sa Umalohok One Media Awards 2018. Ito ang official award-giving body ng Lyceum of the Philippines University. It's so amazing how Wish has come in just almost 4 years, and being a part of this really is overwhelming, and we're just really thankful for this recognition. Ang Wish FM ay binigyan din ng special citation sa online category para sa YouTube channel nito na mayroon ng 2.6 million subscribers at halos 1 billion views. Sa YouTube channel na ito, makikita ang mga patok na Wishclusives ng mga kilala at up-and-coming singers at bands, local man o international. Being part of Wish is so humbling because it's a transcendent station, and the reason why it's transcendent is because of a true rockstar in broadcasting in Kuya Daniel Razon, and I'm just really proud to be working under his supervision. Kaya congrats to Wish and to God be the glory. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Mas mahigpit na internal cleansing program na isipatupad ni Bureau of Corrections Director Ronald Bato de la Rosa. Senator Cynthia Villar nananatiling pinakamayamang senador batay sa statement of assets, liabilities and net worth nito. Nanalong barangay captain sa Boracay, pinagmulta ng kalahating milyong piso ng korte dahil sa operasyon ng illegal dump site sa isla. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking na aksidente sa motorosiklo sa Butuan City pasado alas 9 kagabi. Aksidente naman sa Tacloban City kanina madaling araw, nirespondihan din ng UNTV Rescue. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Sugatan at walang malay ng datdan ng UNTV News and Rescue Team si Francer Balite sa Baybaan, Butuan City pasado alas 9 kagabi. Sumalpok sa isang nakaparadang trailer truck ang minamaneho nitong motor. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang pagpapatakbo ni Balite sa motorsiklo at langorin umano ito sa alak. Agad nilapatan ng UNTV Rescue ang mga sugat nito sa katawan bago dinala sa Butuan City Medical Center. Samantala, pananakit naman ng likod ang iniinda ni Raquel Plaza matapos mabangga ng isang motorsiklo ang sinasakyan nilang owner type jeep kaninang madaling araw sa Tacloban City. Galing sa isang lamay ang sakay ng jeep na mangyari ang insidente. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team si Plaza bago dinala sa Eastern Visayas Regional Medical Center upang masuri ng mga doktor. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Philippines. Binawi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang total deployment ban ng mga OFW sa Kuwait. Pero ayon sa Malacanang, asahan na ang dagdag na prosesong pagdadaanan ng mga Pilipinong manggagawa bago mapagtrabaho sa naturang Gulf State. Ito ang balita ni Victor Cozares. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Department of Labor Secretary Silvestre Bello III ang tuluyang pag-alis sa deployment ban sa mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ito ay batay na rin sa rekomendasyon ni Special Envoy to Kuwait Abdullah Mamaw.
Una nang inanunsyo ng pamahalaan noong nakaraang linggo ang partial lifting ng ban sa skilled at semi-skilled workers. Kasunod ito ng paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait para sa proteksyon ng mga OFW sa naturang Gulf State. Pero ayon sa Malacanang, asahan na ang dagdag na prosesong pagdadaanan ng mga Filipino domestic helper na nais maghanap buhay sa Kuwait, kabilang na ang pagsasanay at kaalaman hinggil sa kultura ng Kuwait. Without prejudice to yung additional requirements na po pwedeng i-require ng Secretary of Labor for those to be deployed as domestic workers to Kuwait. Welcome development naman para kay Senator Joel Villanueva ang pagbawi sa deployment ban, pero isinusulong ng mambabatas ang professionalization sa mga household service workers. Bukas din ang mambabatas sa plano ng DOLE na magbukas ng 24/7 hotline para sa mga migrant workers. Ito anya ay malaking tulong upang agad makahingi ng saklolo ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Kuwait. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa iba pang balita, naniniwala ang Philippine Drug Enforcement Agency na posibleng gumana ang impluwensya ng drug money sa ilang bahagi ng bansa kaugnay nakatatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa inisyal na report na natanggap ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, 26 na kandidato sa pagkapunong barangay at 15 sa pagkakagawad na kasama sa kanilang narco list ang nanalo sa nagdaang May 14 elections. Bagamat may pangamba dito ang Philippine Drug Enforcement Agency, pero iginiit nito na hindi sila nagkulang ng paalala sa publiko. And sa akin lang naman, well, yan ang binuto ng mga tao, di sila magsasuffer niyan. Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino, posible rin umanong may nagamit na drug money sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. There was a massive boat buying na nangyari nung barangay elections. And where can they get this money? I don't know. Maybe drug money circulated and ito ang ginamit nila. Pero dahil wala pang kaso at hindi pa nahahatulan ng mga ito, ayon sa DILG, maaari pa rin silang umupo sa pwesto. What will disqualify them from running and assuming the position is a final conviction, a final ruling from the court. So only if they are convicted of a crime involving moral turpitude and final and executory decision na yun, only then can they not assume. Sa mahigit 200 barangay officials na nasa narco list ng PDEA, isa pa lamang ang nasampahan ng reklamo sa ombudsman. Pero ayon sa PDEA at DILG, inihahanda na nila ang mga ihahaing reklamo laban sa iba pang opisyal. Pero definitely kahit nanalo sila, hindi nakakahulugan na lusot na sila sa problema nila sa illegal drugs. Hahabulin namin sila at we will make sure na pagka meron silang kasalanan, ipakukulong namin sila. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi pa rin natatanggap ng mga guro sa Region 3 ang kanilang honoraria matapos magsilbi nitong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, nanalong kagawad sa Mulanay, Quezon, patay sa pamamaril. Ito ang balita ni Leslie Widem. Mahigit 50 guro sa Region 3 na nagsilbing Board of Election Teller sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections ang hindi pa rin nakatatanggap ng honoraria. Anila, gagamitin pa naman sana nila itong pandagdag sa matrikula ng mga anak ngayong darating na pasukan. Matagal ngayon ang pagbibigay ng honorarium na dapat ay ibinigay sa kanila sa mismong araw ng eleksyon. Paliwanag naman ng Department of Education, may mga kinakailangan pang ipasang report sa COMELEC bago maibigay ang honorarium ng mga guro. Titignan kung tama at kompleto yung mga reports, yung mga documents na kailangan po ng COMELEC after the election proper. At dun po ibibigay yung kanilang mga honorarium at allowance. Sa Quezon Province, dead on arrival sa ospital ang nanalong kagawad sa Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon matapos barilin kaninang umaga. Sa inisyal na imbestigasyon ng Mulanay Police, sakay ng motorsiklo si Felix Moldon nang pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect na sakay din ng motorsiklo. Kaninang alas 7:45 po ng umaga habang itong si Konsehal Felix Moldon magpapagasolina ay binalil siya ng isang unidentified person na nakamotor din at agad-agad tumakas.
na-recover sa crime scene ang ilang basyon ng bala. Ayon sa kapitan ng Barangay Santa Rosa, nabaril na dati ang biktima at madalas na makatanggap ng death threat. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng Mulanay Police sa insidente. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Philippines. Mas mahigpit na internal cleansing program, ito ang nais ipatupad ni Bureau of Corrections Director Ronald De La Rosa upang malinis ang National Penitentiary sa ilegal na droga. Nais ng opisyal na gayahin ang sistemang ipinatutupad sa Philippine National Police. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Walang riyab-riyab sa PNP. Pag positive ka, you scrum, dismiss ka diretso. Ganun dapat ka stricto ang implementation sa internal cleansing program. Mas mahigpit na internal cleansing program, ito ang nais ipatupad ni Bureau of Corrections Director Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay de la Rosa, napabayaan ang aspetong ito kaya may mga tauhan ng Bucor na nasangkot sa sindikato ng ilegal na droga. Ayon pa kay Bato, nais niyang agad na matanggal sa serbisyo ang mga tauhan na masasangkot at nasangkot sa illegal drug trade. Kung user ka, tapos nag-gugardya ka sa loob, ano pa? Hindi ka magkipagsabuhatan doon sa mga gumagamit sa loob, yung mga nagnegosyo sa loob. I think it's quite impossible na hindi ka ma-involve. Ito rin ani ang dahilan kaya't ipinaa-account niya ang 24 na tauhan ng Bucor na kabilang sa narco list ng Pangulo. Nais niyang malaman kung nakasuhan na ang mga ito. Ang ginawa sa kanila pala is binigyan sila ng chance na magparehab. Parehab daw sila. At accordingly, sabi nila, kahit na ipadragtis mo kami sila ngayon, negative na kami. Hindi na kami gumagamit. Nasa 4,500 ang tauhan ng Bureau of Corrections. Ang pagpapatupad ng mas mahigpit na internal cleansing sa Bucor ay bahagi ng hakbang upang malinis ang National Penitentiary sa ilegal na droga. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Muntinlupa City. Nangunguna pa rin si Senator Cynthia Villar sa listahan ng pinakamayamang senador sa bansa batay sa isinumiteng 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, pinakamahirap pa rin sa mga senador si Senator Antonio Trillanes IV. Ito ang balita ni Joanna. Sa ika-apat na pagkakataon, muling nanguna si Senator Cynthia Villar sa pinakamayamang senador batay sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ito. Tumaas ng 5.2 million ang net worth ni Senator Villar noong 2017 mula sa dating 3.6 billion pesos noong 2016, habang wala siyang naitalang pagkakautang sa taong 2017. Sinundan siya ni Senator Manny Pacquiao na mayroong kabuuang yaman na mahigit sa 2 bilyong piso. Subalit nakapagtala si Senator Pacquiao ng mahigit sa 129 million na pagkakautang noong 2017. Pumapangatlo naman sa listahan si Senator Ralph Recto na mayroong mahigit 538 million pesos na net worth. Pang-apat si Senator Juan Miguel Zubiri na may kabuuang yaman na mahigit sa 152 million pesos. At panlima si Senator Sunny Angara na mayroong net worth na 131 million pesos. Pang-anim si Senate Minority Leader Franklin Drilon na may mahigit 93 million pesos. At pampito si Senator Grace Poe na may mahigit sa 90 million pesos. Sinusundan sila ni na Senator Win Gatchalian, JV Ejercito at Richard Gordon. Pang-18 lamang si Senate President Coco Pimentel sa may pinakamataas na net worth at pang-11 naman si Senate Majority Floor Leader Tito Soto III. Samantala, nananatili namang pinakamahirap si Senator Antonio Trillanes IV na mayroon lamang 6 million pesos na net worth. Isa rin sa may pinakamababang net worth ang nakaditine na si Senator Leila De Lima na umabot lamang sa 7 million pesos. John Ano, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Isang grupo ng mga supporter ni Special Assistant to the President Secretary Bongo ang nagtipon-tipon para manawagan sa kalihim na tumakbong senador. Pero sigo, hindi pa tiyak kung kakagatin ang hamon na maging isang mambabatas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Inilunsad ngayong araw ang Sulong Pag-unlad Movement o SAPM. Ang SAP movement ay binubuo ng 600 dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan, NGO at mga negosyante na pinamumunuan ni dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy
hinihikayat ng grupo si Special Assistant to the President Bongo na tumakbong senador sa 2019 elections. Ayon sa chairperson ng grupo, nakitaan nila ng potensyal si Go nang sagutin ito sa pagdinig sa Senado ang mga isyong ipinupukol sa kanya kaugnay sa Freegate deal. Nagpatak-patak lamang anila sila para sa panggastos sa movement at bukas naman ang grupo sa sinumang partido na gustong sumuporta kay Go. Sabi namin, yun palang maaari palang mangyari na yung mga Administrasyon Duterte ay pwede pang maipagpatuloy hanggang sa Senado through Sap Bongos. Hindi nakarating sa pagtitipon si Go, kaya si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar na lamang ang nagpaabot ng kanyang mensahe. Anya pinag-aaralan pa ni Go kung tatakbo ito sa 2019 senatorial elections. Isaan niya sa dapat ikonsidera ang survey kaya dapat ay may paliwanag ang mga nais itong magawa para sa publiko. Ayon kay Andanar, si Go ang nagsisilbing tulay ng publiko sa Pangulo. Ipagpapatuloy anya ni Go ang paglaban sa illegal na droga at kriminalidad, gayon din ang pagtugon sa isyu ng kahirapan sa bansa. Therefore, kung siya po ang tulay sa presidente, si Secretary Bongo din po ang tulay sa taong nagre-represent ng pagbabago. Ayon naman kay Santa Rosa Laguna Mayor Danilo Fernandez, tahimik lamang kung gumawa si Sap Bongo, subalit nagiging katulong ito ng Pangulong Duterte. Si Fernandez ay lumipat sa PDP laban mula sa Liberal Party. Yung mga taong tahimik pero nakakakilos na maganda at nakakapagtrabaho ay naniniwala tayo na may karapatan na maging senador ng ating bansa. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, San Juan City. For the news abroad, lava from Hawaii's Kilauea volcano has burst from 21 giant brown cracks or fissures and torn through housing developments and farmland, threatening two highways that are exit routes for coastal areas. Several fissures shot lava into the air on Wednesday, but one flow had not advanced any further toward Coastal Highway 137, which remains around a mile distant. No serious injuries or deaths have been reported from the eruption. Meanwhile, ballistic blocks the size of microwave ovens shot from Hawaii's Kilauea volcano on Wednesday in what may be the start of the explosive eruptions that could spew huge ash plumes and hurl smaller rocks for miles, the U.S. Geological Survey said. Anwar Ibrahim, the former Malaysian Deputy Prime Minister who was jailed for sodomy, walked free on Wednesday after receiving pardon. Anwar walked out of a rehabilitation hospital in Kuala Lumpur, where he was recently receiving treatment under custody. In a statement, the National Palace said Anwar was given a full pardon. At a press conference held at his house in the afternoon, Anwar said the pardon was unconditional. The full pardon also allows Anwar to return to politics. South Korea intends to continue discussions with North Korea to hold high-level talks Pyongyang canceled, the Blue House said on Thursday. North Korea called off talks with South Korea scheduled for Wednesday, blaming U.S.-South Korean military exercises. Seoul also said it would work as a coordinator between North Korea and the United States so that the two countries can hold a successful summit in Singapore. The statement comes after Pyongyang on Wednesday threatened to pull out of the June 12 summit in Singapore with U.S. President Donald Trump, saying it might not attend if Washington continues to demand it unilaterally abandon its nuclear arsenal. President Donald Trump will host South Korean President Moon Jae-in for a summit at the White House on May 22. And the two are expected to discuss the upcoming summit between Trump and North Korean leader Kim Jong-un. And those are the stories making news from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Tatlong libo at siyam na put itong araw o mahigit walong taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming apat na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Commuter group, tututulan ang hiling na surge pricing ng mga jeepney operator.
Presyo ng gasolina sa Baguio City umabot na sa 65 pesos per liter. Kauna-unahang Elephant Village sa Pattaya, Thailand, nag-aalok ng extraordinary elephant ride sa mga turista. Tutol ang isang commuter group sa hiling ng mga jeepney operator na surge pricing sa pasahe sa jeep. Pero giit ng mga jeepney operator, kailangan nila ito dahil sa mataas na presyo ng langis. Ito ang balita ni Mon Hokson. Isang petisyon ang inihahanda ng National Council for Commuter Safety and Protection upang tutulan ang hiling na surge pricing ng mga jeepney operators. Ayon sa grupo, hindi makatarungan na humingi ang mga jeepney operator ng surge pricing kasabay ng kanilang 2 pesos na fare hike petition. Lalo anila ito magpapahirap sa mga commuter na araw-araw ay sumasakay ng jeep. Malaki pa rin yun eh. Malaki pa rin yung piso, tapos meron ka pang price hike na 2 pesos. So magiging 11 pesos pag sakay mo ng jeepney. Ayon naman sa mga commuter, hindi pa nga sila nakakabangon sa epekto ng train law sa presyo ng mga bilihin. Narito naman ngayon at sasabay ang mga jeepney operator sa kanilang kalbaryo. Tignan lang po sa budget kung makakaya, pero iniisip ko parang sakit sa bulsa. Hindi po makatarungan. Kasi po, gano'n rin naman po yung kilometro na traffic nga lang talaga siya. Hindi naman namin kasalanan yun. Nice sa mga jeepney operator na magkaroon ng surge pricing gaya sa mga Transport Network Vehicle Service. Pisong dagdag pasahe sa unang kilometro tuwing peak hours ng 5 a.m. to 8 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Ang idinadahilan ng mga jeepney operator ay ang malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong linggo lamang, mahigit piso ang itinaas sa presyo ng langis sa buong bansa. Ayon naman sa Department of Energy, inaasahang magno-normalize rin ang presyo kapag tumaas na ang supply ng langis. Marami kasing pangyayari sa labas ng bansa na nakakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. On the very short term, may effect talaga. So ang perspective na sinasabi namin, pre-recover yan. So the price will balance again. Pwedeng in the near future din, pwedeng may mangyaring supply na kapalit at maibaba din naman ang price. Pero ayon sa isang consumer group, walang ibang makakatulong ngayon sa publiko kundi ang pagpapatigil sa implementasyon ng train law. Ayon kay Vic Dimagiba ng Laban Consumer, sobrang taas ng presyo ng bilihin at langis dahil sa dagdag na excise tax. Lalo mong pinabigat ang pasanin most ng mga consumer dahil nagpataw ang train 1 ng mataas na excise taxes. Kung wala yung excise taxes na yan, hindi ganun kalaki ang impact sa mga presyo ng mga bilihin. Samantala, natanggap na ng LTFRB ang petisyon ng mga jeepney operator at mag-i-schedule na lamang ng date kung kailan isasagawa ang hearing. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magandang gabi. Narito ang ating mga balitang Prombi. Pinagmumulta ng kalahating milyong piso ng korte ang isang barangay captain sa Boracay Island dahil sa operasyon ng illegal dump site sa isla. Ito ang aking balita. Naglabas na ng ruling ang Municipal Circuit Trial Court of Burawanga, Malay sa kasong isinampa laban sa incumbent at nanalong kapitan ng barangay Yapak na si Hector Casidside. Ito ay kaugnay ng kasong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 bunsod ng pagkakaroon ng illegal dump site o tapunan ng basura sa isang pribadong lupa. Kaugnay nito ay pinagmumulta ng korte si Casidside ng 500,000 piso. Paliwanag naman ng kapitan, hindi galing sa kanilang barangay ang mga basurang natambak dito kundi sa mga trabador na dating nakatira sa naturang lupa. Nagreklamo yung mga foreigners na dumadaan doon papuntang bat cave na talagang madumi at mabaho po. Ang ginawa ko po na para hindi na mangamoy, nagpatawag ako sa caretaker niya na kung pwede doon na lang doon sa area niya. Nakatakda namang iapila ng kampo ng kapitan ang desisyong ito ng korte. We will appeal that decision. Para mabilis na? We will seek reversal of the decision. So if there was a conviction, we will ask for the acquittal. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Boracay Island.
Umabot na sa 65 pesos per liter ang presyo ng gasolina sa Baguio City. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Agay-ayam lang ti 57 pesos ti presyo ti gasolina kada litro dito'y Baguio City pagsirekti ta 2016. 43 agingga 46 laing telebel ti diesel ken kerosene. Ngamgapo ti dinomingo nga panagngato ti presyo ti gasolina. Umabotan ti 65 pesos ti presyo ti gasolina kadag iti talo nga kadakkelan nga kumpanya. Pati krudong imatomet ti presyo. Gapo daytoy agsunoong ti bulsa dagiti motorista, lalo kadag iti driver ti jeep ken taxi. Kasapulan nga nayunan dati oras ti panagbiyahe tapno lang umanay ti mabirukanda. Talagang mangyak-yak ang mga drivers eh, dahil bukod pa doon sa taas ng boundary, halos weekly pa yung pagtaas ng crudo o yung gas na yan. Okay. Dati nga birbiro ko at may sangal daw, nagbalimot ng 300, tatagat ang crudo ang iti 1,000, isangal daw. Samantala ito, nagkurudo ako iti 500. Anto, kurang nga talaga ati ko, pangpamilyan ma'am. Ngam ni June Jimenez nga biyahero ti Baguio Products, agpapafultang ijay La Union ta nabababa ti presyo ti gasolina tapno makamenos. Pag bumababa kami, before umakyat ng Baguio, minsan nagpapafultak na kami sa baba kasi malayong mas mura yung gasolina dun eh. Pati dagiti lokal nga opisyal ti syudad kat dismayado ti panagngato ti presyo ti gasolina ditoy. Ngem impaawat ma ti Department of Energy nga ti presyo ti gasolina kat depende ti presyo na daytoy ti world market ken kompetisyon. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. Nababahala ngayon ang Davao City Health Office dahil sa dumaraming bilang ng mga nagkakaroon ng human immunodeficiency virus sa Davao City ngayong taon. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Nikabat na sa 1,892 ang na-record nga HIV cases sa Davao City Health Office gikan Enero ni ining tuiga. Halos triple kini sa 414 nga recorded cases antong January hangtod July 2017. Tungod niini, ikaunom na ang Davao Region sa mga lugar sa nasud nga adunay pinakadaghan nga kaso sa HIV nga labaw nga gikagul-an sa City Health Office. Actually, it's really, really increasing. Mm-hmm. Wala gyud siya nagbaba, no? Kaya, because we know very well that the number one transmission is a sexual intercourse. Sumala sa City Health Office, basin tungod kini sa kakulangon sa impormasyon sa maong sakit. Daghan pa usab ang wala nakahibalo kung unsaon kini makatakod ug malikayan. Apan ang labaw nga gikabalak-an sa CHO kay ang pagdaghan sa mga kabatan-unan nga adunay HIV sa Davao City. 17 anyos ang pinakabata nga na record nga natakdan sa maong virus. Tungod niini ginaduso sa HIV Health Office ang HIV Education Drive sa 182 nga barangay sa syudad. Sa karon 50 ka barangay ang miagi sa information drive sa pangamhanan. Unfortunately, not all barangays, no. Isa na sa kuangyod, no, kanang gaps sa atong mahimo karon. Nya labi na nagakambyo na po nang ato ang mga barangay council members. So bigi na pud for lobby for that. No? So ang HIV manggod kinahanglan gyud siya nga iano sa barangay kay daghang kaayong stigma. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang PROMD. Ako si Lalaine Moreno. Magandang gabi. Kapwa tatangkain ng PNP responders at ombudsman graft busters na makuha ang ikalawang sunod na panalo sa kanilang sagupaan sa Linggo sa Pasig City Sports Center. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Right.
Ratsyadang umatik abo ang aasahan sa banggaan ng kupunan ng pampansang pulisya at tanod bayan sa UNTV Cup off-season executive face-off. Kapwa nagpamalas ng mabilis sa opensa sa kanilang first game ang mga executives ng Philippine National Police at Ombudsman Grab Busters. Tinambakan ng responders ang defending champion AFP Cavaliers upang kolektahin ang una nilang panalo sa score na 90-62 sa opening games noong May 6. Habang hindi rin naman nagpahuli sa pagpapakita ng kanilang firepower ang Ombudsman ng patikimin ng Malacanang PSC Camao ng 76-57 loss noong nakaraang Linggo. At sa kanilang pagtotoo sa Linggo sa second game alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center, mas magle-level up pa daw ang opensa ng Grab Busters upang tapatan ang endurance ng General Eternal ng PNP. Well, just tell the guys na continue to improve, especially stamina namin. Kami nag-practice, pinaghandaan namin ito. Hopefully, manalo kami this year. Samantala, nagpahayag naman ng patuloy na pagsuporta si PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde sa advokasya ng UNTV Cup. Napakagandang pagkakataon nito at napakagandang adikain nito ni Kuya Daniel ng UNTV para itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ay magkita-kita sa isang palaro na that would foster camaraderie among themselves. Si General Albayalde ay matagal nang naglalaro sa UNTV Cup kahit itong NCRPO chief pa lamang ito. Sa ating mga kababayan, manood po tayo ng executive face-off dito sa UNTV. Napakagandang laro po to at mag-i-enjoy tayo sa pagkapanood nitong ano. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. Kung sa mga karaniwang zoo ay for your eyes only ang mga elepante nakikita natin, bakit di nyo subukan ang special close encounter at extraordinary elephant ride sa Pattaya, Thailand? Ito ang balita ni Brian Evangelista. Na dream come true to dahil first time namin mararanasan. Hindi lang makahawak, sumakay pa sa elepante. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong nandito tayo sa Pattaya Elephant Village para sumakay at ma-experience ang elephant riding dito lang yan sa Thailand. Tara! Ang Pattaya Elephant Village ay mahigit 20 hektarya na sanctuary na nilaan ni Ginoong Nitaya Pairat Kayakham upang alagaan at kupupin ang mga elepante. How do I start this? The reason is just want to help the elephant. I don't like the elephant to walk along the street. I don't like the elephant walk and get something like begging money from the people. I want the elephant to get the money by their surviving themselves, assisting by people. Itinayo ito noong 1973 bilang kauna-unahang elephant village dito sa Thailand, na ang pangunahing layunin niya ay mabigyan ng lugar ang mga elepante upang mas mailapit sa puso ng mga tao. Ang hanap buhay ng mga elepanteng ito ay ang isakaykas sa kanilang likuran bilang kanilang pinaka-exercise na rin at napagkukunan ng pondo upang sila'y maalagaan. Kasi kailangan din ng mga elepante maglublob. So habang naglublob sila, nag-e-enjoy naman kami. Ang 3 to 5 tons na mammal na ito ay kaya nilang buhatin ang mga bagay na 1/10 ng kanilang body weight o nasa 300 hanggang 500 kilos. Kaya naman ang dalawa o tatlong tao ay magaan pa rin sa kanila. Dahil 200 kilo ng pinagsamang prutas, gulay, damo, kung ano-ano pa ang pinapakain sa kanila sa isang araw lang. At mahigit 100 litro ng tubig ang pinapainom bukod pa sa mga gamot. Kaya hindi biro mag-alaga ng elepante. Kaya samantalang enjoy na enjoy ang ating mga turista mula sa Pilipinas. Nasa 21 elepante ang kinukupkop at nasa pangangalaga ng Pattaya Elephant Village. At alam nyo bang bukod sa mga damo ay paborito nila ang saging? Sumunod naman ang kawayan at tubo. I need help from your country. I need help from the Filipino, Filipina, everybody. And whenever you need to come, please come and thinking about to help the elephant and helping
tourist business of Thailand. Kaya naman laking pasasalamat namin sa Maykapal, ang mabuting pagkakataong makasama ang matatalino at mga maamong elepante. Para sa hindi malilimutang adventure, Dubai na dito sa Thailand. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Thailand. Woo, grabe! Kaya na ating sports at feature news ngayong gabi. Ako po si Leslie Longboen. Balik sa inyo June, Angela at Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.